ang nice ng weather. Gusto ko yung ganitong lamig. Cervix ko is very soft na daw and low na daw talaga si baby. Welcome back to another vlog. And today guys is another day off na naman po. And ang gagawin ko lang ngayon is meron akong OB appointment and then meron akong training. Actually yung training ko kanina pa sa ng 7:30 AM. Kaso may 3 options kasi ng oras na pwedeng maki-join. So wala, itinulog ko yung 7:30 ko kasi alas, stress na ako, nakatulog kaninang madaling araw. Kasi kahapon, natulog lang ako maghapon. Kaya di ako makatulog ng maayos kagabi. Nanood ako ng Queen Pin. So ngayon guys ay pupunta tayo ng OB. Pupunta ng training. And then, pipick up ko yung meds ko later. Kasi for sure, bibigyan ako ng refill. And then, mag-aayos ng konti dito sa bahay. Ooh, I'm gonna finalize na yung ating mga gamit sa taas. Yung sa nursery. And then, maglo-laundry pa ako kasi meron pa akong dalawang shift for this week. And then, next week will be 2 more shifts. And then, yun na, naka-leave na ako. So, tara na guys, para hindi po tayo ma-late. Wrong shoes tayo mga sis! Ay! Dapat yung ano ko, Nike ko na lang yung sinuot ko. Basa na pala sa labas, nagme-melt na pala yung mga ice. Kaya pala pa nagpapawisan na ako sa loob ng bahay. Hindi na ako nag-coat kasi ang temperature is 33 degrees Fahrenheit or siguro 1 degree Celsius. Kala ko na frozen na tong gulong ko. Whoop! Manggain na ang snow. Mamadali ako, late na ako. Ay, hindi pa naman. May 20 minutes pa naman ako and the drive is just 5 minutes lang naman. Ay, ang nice ng weather. Ang nice ng weather. Gusto ko yung ganitong lamig. Tingnan mo, wala na yung low tire pressure ko. Hindi ko yan pinahanginan. Talagang scam lang talaga pag taglamig. Pero ang battery, napalitan ko na. Kaya may 2 years na naman po tayong may battery tayong maayos. 3 years na pala itong sasakyan ko. Kailangan na talagang ma-paid off to this year. That's the goal. Pangit ng daan dito. Tinang ako dadaan dito late. Please don't say you love me. Please don't. Guys, natapos na po ang aking appointment. Bilis lang. Anyway, tara na, uwi na tayo kasi babalik ako ng alas 2 dito kasi may training kami ng oropharyngeal tube ba yun? Yung parang pwede siyang pag walang mag-intubate, pwedeng yun yung gamitin for the meantime. Eh, nag-duty kasi ako sa ER. Tumutulong kasi ako sa ER pag charge nurse ako. Or kahit pag hindi ako charge nurse, pinapapunta nila ako doon. So, kailangan ng training. Tsaka lahat pinapatrain nila. So, yeah. Magbibisa ko mamaya guys kasi ang init ng aking suot. Eh, mga 1 hour ata yung training namin. Grabe naman sila makapag-heater pag day shift. Samantalang pag night shift, eh, ang lamig-lamig. Naka-warm blanket kami doon sa station. O kaya yung aking heated lap blanket. So, tara na guys. Para makapag-ayos pa sa bahay. Hey guys, update time! It's already 12:39 PM and kakauwi ko lang from my OB appointment. Ang ginawa ko lang kanina ay pinainom ako ng tubig kasi nga hindi ako makaihi. Tapos sobrang konti yung nakuha ko na
sample ko, urine sample ko. Pero konti lang naman daw ang kailangan nila. Pangalawa, chinek yung heart rate ni baby, vital signs ko din, tapos yung fundal height. And then pangatlo was just the visit with the doctor, tapos chinek yung cervix ko. Ang cervix ko is very soft na daw and low na daw talaga si baby. So sabi ko, sana naman ano, hindi pa siya lumabas ng maaga kasi gusto ko talaga Feb baby talaga siya. Sabi naman ng doctor, okay pa yan, kaya pa yan hanggang February daw. Update pala guys, is negative yung aking GBS kasi yung GBS ko, yung swab nung last na check-up ko, negative yon. So hindi ako mag-antibiotic during labor kasi negative siya. So yun, kaya this really good talaga. Sabi ko talaga, hi, sana naman wala akong mga pinagkakain na pwedeng mag-cause ng GBS or whatsoever. So yun, okay naman. Ay, pagod na akong kumilos. Ang hirap kumilos, promise. Hi guys! Babalik po tayo ng hospital. Nag-change outfit lang ako. Kasi kanina sobrang pinagpapawisan ako sa loob ng hospital. Napakainit. So, nag-t-shirt na ako and then I just wear my ang aking teddy bear na jacket. So, tara na kasi 15 minutes na lang at mag-i-start na po ang ating training. Sana mabilis lang yun. Oopsie! Ang eyes, huwag babanggain. Sana matapos na rin nila yung refill ng meds ko para minsan ang labas na lang. Ayoko nang lumabas later. Kasi, hindi ko pa pala nasasalang yung laundry ko. Gutom na naman ako, sis. Nung oras ako kumain, alas 9. Hi! Naglinis sila ng kalsada. Inano naman dito sa exit namin yung mga yelo. Ano kaya yun? Sige, sumayad na yung sasakyan ko. Maglalaba and magpa-finalize ng aking nursery. Yung palang aking breastfeeding pillow, kailangan ko palang ilagay kasama ng mga dadalhin ko sa ospital. Nasa taas pa pala yun. Yung mga bag ko kasi for the hospital ay nasa baba na para ready to go. Kasi ano na ako, magta 38 weeks na ba ako? Kalimutan ko, dito na nga na naman ako dadaan, nalinis naman na nila. Ayokong dumaan kanina, pabalik ako eh dito. Nag main street ako kanina kasi ang pangit ng daan na to kanina papunta akong hospital. Tapos nang nag main street ako, same lang din pala na dadaanan ko yung kalsada na yun, yung crossing na yun. Ako, durog-durog na yung mga snow guys, para ng ano, cookies and cream. Pangit na tingnan, hindi na maputi. Sus, nag-a-alarm ang aking sasakyan na madulas ang daan. Pero hindi naman siya nagsuswerve. Ang alarm lang niya ay may snow daw. May snow? Totoo! May snow naman talaga! Kinigigil din ako ng sasakyan na to eh. Daming alarm masyado eh.
So guys, finally natapos na rin po yung aking bedside nursery. Actually talaga, yung spare bedroom sana ang gagawin ko na nursery kaso katamaran. Ayoko nang palipat-lipat ako ng room. Tapos mas madami akong aayusin na rooms. Siyempre, gagamitin namin tong room na to. Gagamitin din namin yung room sa kabila. So, dito na lang. Tapos, mas madali kapag nagising si baby ng gabi, at least hindi na ako pupunta sa kabilang room para lang magpalit ng diaper and all of that. And meron namang bassinet, so easier lang talaga yung gagawin natin kapag kasama si baby. So, happy ako na na-organize na to. Finally! Ang tagal kong inano to guys, pinospone ng pinospone. Kung minsan kinakabahan ako na, hala, hindi ko pa naaayos yung mga gamit ni baby. Manganganak na ako. Pag sobrang ang sakit na ng tiyan ko, parang nung isang araw, akala ko talaga, nung nagjujuti ako guys, nasabi ko na kung ayoko nang tumayo. Pumupunta pa man din ako sa ER. Tumutulong ako doon. Sabi ko, I don't wanna walk anymore. Going to the ER. Sabi ko na lang. Nagreklamo na ako. Kasi guys, parang feeling ko manganganak na ako that night talaga. Tapos, yung mga kasama ko, ano naman, may mga plans na sila if ever daw manganak ako, mga loko-loko. Buti na lang mga maaasahan na nurses yung mga ka-duty ko nung isang gabi. So, yun. So, bukas ay maaga na naman akong gigising. Hi, may training na naman kami ng 8 to 9. Ah, hindi siya training eh. Parang seminar siya about charting yung tamang pag-charting, ayan, yung pag nag-chart ka, dapat feeling mo is nasa ano ka, nasa korte ka na nag-e-explain, ganun. Iaano nila kami, i-review nila kami sa about sa charting, ganyan. So, parang 1 hour yun na training bukas or seminar. Kinagabihan nun is duty na ako, so magpapahinga na ako, guys. Nakaidlip ako kanina pagdating ko, sabi ko mag-aayos na ako. Nagising ako last 6 na. Tapos, kailangan ko pa ng battery. Pumunta pa akong Dollar General. Anong oras na mag-aalas 8 na. So, ngayon is 9:17. So, natapos ko naman na to. So, happy ako guys na natapos na finally. Doon na lang sa baba. Bale, pa-finalize ko na lang naman na doon. Nandun naman yung pack and play. So, ang kulang na lang doon is yung bedsheet ni baby. May mga bedsheet pa naman ako dito. Yung binili ko na pang crib talaga siya. Yun lang guys. Salamat po sa panonood. Salamat sa pag-support. Salamat sa mga nagme-message sa Instagram ko. Grabe. Grabe yung support nyo. Kayo na talaga. Yan, salamat ng maraming salamat. Lagi ko lang pinagpe-pray na sana maging happy tayong lahat and sana gabayan lagi tayo ni Lord and yun, sana samahan nyo kami sa pagpe-pray guys para sa safe delivery ni baby and yun, para safe kami both, safe lahat. Thank you so much everyone. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-follow ako sa Instagram and on my Facebook. Lagi kong sinasabi pati Facebook. Wala pa rin po akong Facebook. Pero malapit na. Malay nyo, dun kayo pa-flood yung mga pictures ni baby. My name on those accounts is Joy of Mia. Until then, I hope to see you guys on my next one. Bye!